Watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Right now, ang worry ko ay yung security for Vhong. Yun na lang, nandito na kami, so lalaban kami. At alam kong mapapanalo natin to. But for the meantime, at least yung security niya, ang natatakot ako for him pag nailipat siya sa Taguig. Tanya, Bautista, Navarro. Matapos nga na makulong sa kustodiya ng NBI, itong si Vhong Navarro, ay nagsalita nga ang asawa nito kamakailan lamang na si Tanya Bautista Navarro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpahayag ng kanyang sentimiento ang nasabing asawa ni Vhong Navarro sa kinakaharap nitong mabigat na kaso ngayon na rape. Hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo, apat na kasong rape nga ang isinampa before noong 2014 kay actor, host, and dancer na si Vhong Navarro, pero ang lahat ng ito ay na-dismiss. Kaya naman, say nitong si Tanya Bautista Navarro, alam niya na ipapanalo nito ang laban. Hindi man niya tahasang sinabi ang pangalan ni Deniece Cornejo kung saan ay nagsampa ng kaso kay Vhong Navarro, pero dito nga niya siguradong sinasabi ang niyang kumpiyansa na napakalaki nga ng laban ni Vhong Navarro versus Deniece Cornejo. Ibinahagi din natin dito sa Showbiz Love Channel ang naging opinyon ng dalawang abogado hinggil sa probable cause na isinampa nga ni Deniece Cornejo or ang nakita ng korte kung bakit nagkaroon nga ng pagbabaligtad or reverse sa nasabing kaso na kung saan ay pinawalang bisa na nga o nanalo si Vhong Navarro noong 2014. Ayon sa dalawang abogado, ang batas natin ay pumoprotekta sa mga kababaihan. Kaya naman kapag ka-rape ang kaso mo, eh medyo dihado ka rito. Pero nagbabago din daw ang panahon. Noong panahon daw na medyo ang mga babae ay talaga namang Maria Clara pa, at kapag ka ito ay nagsabi na ni-rape ay maniniwala ka, unlike daw sa mga kababaihan ngayon na minsan sila pa nagpapakita ng motibo. Kaya naman kung mapapatunayan daw talaga na itong si Vhong Navarro ay nagkaroon talaga ng attempted rape dito kay Deniece Cornejo, malamang sa malamang ay kampihan ng korte ang magiging pahayag ni Deniece. Pero kung mapapatunayan din na itong si Deniece ay mayroon din namang contribution sa nangyari, ay maaari naman na hindi makulong itong si Vhong Navarro. Well, hiling nga ng mga fans ni Vhong, sana nga daw ay mapabilis ang pagrebisa sa kaso dahil the more natatagal ito, the more natatagal din si Vhong Navarro sa selda. Kahit pa nga mag-petition or mag-motion ang kampo ni Vhong Navarro para pansamantala itong lumaya, wala ito sa batas. Ang rape ay non-bailable. Kaya naman kahit ano pang ipursue ng side ni Vhong Navarro, sigurado daw na marireject lang ito dahil kapag ka siya ay binigyan ng pansamantalang kalayaan sa kaso na rape, ay mababaliwala ang nasabing batas. Well, ano ang masasay niyo hinggil dito? Matapos ng tahasan, sabihin ng asawa ni Vhong Navarro na si Tanya na ipapanalo niya at alam niyang mananalo sila. Anong masasay niyo? Ilagay ang niyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.